Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel Tunay na Kritiko. At ayon, meron po tayong panonooring video at ito po ang maghahatid sa atin ng mainit-init na balita. Ito po ay nagmula kay Balitang Masa. Ayan, sa lahat po ng hindi pa nakakabisita sa channel ni Balitang Masa, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay. At syempre po, suportahan nyo rin po ang aking YouTube channel na Tunay na Kritiko. Ayan, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking channel na Tunay na Kritiko. So eto na, huwag na nating pagtagalin ang balitang mainit-init na nagmula kay Balitang Masa. Pasok! Makatutulong ng malaki ang digital transformation initiatives para mapalakas ang economy activities sa bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. sa dinalohang inaugurasyon ng Union Bank Innovation Campus sa San Pedro City, Laguna nitong umaga ng Biyernes. Kaya naman giit ng Pangulo, hindi dapat hayaang mapag-iwanan ang Pilipinas pagdating sa digital world. Kung matatandaan, isa sa mga isinusulong ng Administrasyong Marcos ang digitalization, partikular sa mga ahensya ng pamahalaan. I am very confident that our vision of becoming a world-class and tech-savvy country will come to fruition. Especially if we focus on the task at hand, we have aligned our goals, and we continue to be aware of all the fast-moving developments in technology out there. Yes. So we, as a people, we as an economy can take full advantage of those new technologies. Yeah. Samantala, patong-patong na kaso ang isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group laban sa pangulo ng CPPNPANDF founder na si Joma Sison at iba pang opisyal ng organisasyon. Kaugnay ito sa mga insidente ng extortion, panununog, illegal recruitment sa mga kabataan, mga pag-atake sa Western Visayas at Central Mindanao. Ang mga isinampang kaso laban kay Joma Sison at iba pa ay ang paglabag sa Republic Act 9851 o Philippine Act of Tribe Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Grabe. Ayon sa PNP, kakaunti pa lamang ito at marami pang mga opisyal at miyembro ng kilusan ang dapat pang sampahan ng mga kaso dahil sa mga ilegal na aktibidad nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, sa ibang balita, nabulaga ang mga makabayan bloc sa Kongreso sa napakatapang na sagot ni Sir Arnel Ignacio. Alam naman natin itong si Sir Arnel Ignacio is talagang matindi ang suporta sa ating administrasyon at syempre sa nakaraang administrasyon ni PRRD. Talagang ito, talagang matapang talaga sumagot ito si Arnel Ignacio at talagang ipinaglalaban talaga niya ang tama. Ating panuorin ang buong sagutan sa Kongreso. Mr. Chair, sabi kasi ng Pangulo, no, you deserve a home in government. Pero parang ang hirap sa budget na ganyan, sa meager budget na ganyan. Maraming pong salamat sa inyo pong katanungan, Honorable Congresswoman Arlene Rosas. Mr. Chair, if yes. I may answer. Yes, you may recognize Chair Ignacio. Ang ating pong current balance sa ating OWA fund ay nasa 18,412,240,999.66 as of July 31, 2022. Mr. Chair, hindi ako out of the total expense. I can extend you one minute na lang. Okay. Out of the total expenses of OWA for services po para sa OFW in 2021, ilang porsyento ang pinupondohan ng OWA Trust Fund? Ito po, noong 2021, naglabas po tayo ng about 450,729,832. Out of a total budget, ang ating pong na-utilize was about 311,788,010.71. Ito po ay inallocate natin sa ERP, Emergency Repatriation Program, for financial assistance para po sa mga na-COVID-infected nating OFWs at one time na... Mr. Chair, pabilisan ko ha. Ilang porsyento yung naka-charge sa national government subsidy? Sa national government naman po, hindi na po namin nakuha yung porsyento, pero ang... Maaari ba kaming kumuha ng report niyan? Oh. Para yun po yung paghandaan ko sa plenaryo. Sige po. Tapos may bahagi ba sa servisyo at tulong ng OWA na financial cash assistance para sa mga repatriated nating OFWs? Magkano po yung maaari nilang ma-avail sa programang ito at ilan ang target na beneficiaryo dito? Saan po? Sa amin pong... OWA Financial Cash Assistance para sa mga repatriated OFWs.
may bahagi ba ng serbisyo at tulong ng OWA? Sa amin pong mga programa, hindi lamang po siya mako-confine doon sa rebate. Kung hindi, napakarami pa pong mga programa under the programs and services, welfare, na meron po tayong mga scholarships, meron po rin tayong mga financial assistance through livelihood projects, and atin po rin sinasagot ang kanilang pong bereavement services. And sa rebate programs naman po, in compliance with the provision of the OWA Act, which mandates the development and implementation of program, para po mag-grant natin yung rebate, yung pong mga 10 taon na tuloy-tuloy na nagbabayad sa OWA pero hindi po nag-avail ng kahit anong benepisyo. Mm-hmm. Based po sa ating actuarial study, ang porsyento pong makukuha nila is about 13, no? Okay, oo. 13. Yes, 13% po. Bakit po ba binabanggit yung OWA? Kasi concerned po natin, hindi ba? Kasi nandito yung ahensya na nagpo-protect talaga sa mga welfare ng ating mga OFWs. Kaya, kukumustahin po lang po yung transition with respect to the OWA fund. Nung administrative, substantive side, with respect to benefits, may mababago po ba? Mr. Chair, yung pong with regards to the expenditures charged to the OWA fund, ito lang po ay malilimitahan sa tatlong bagay ng pagkakagastusan. Ito lang po ay program and services, welfare, and membership promotion. So lahat lamang po ng pagkakagastusan doon ay sinasubmit sa Board of Trustees at doon lamang po iikot. So ang pagka pinag-uusapan po natin, if we are talking about the OWA fund, it will only revolve under those expenditures. The field health issue has nothing to do with the OWA membership. Yes. The only concern of the OFW. Ang daming tanungan eh, no? Talagang sagit-sagit yung tanungan, no? Kung talagang hindi ka maganda magsasagot diyan, malamang ko magiging sagot mo diyan in Italy is the lack of written contract reason why they could not apply for OWA membership. It has no connection with the field health issue. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Yes, your response, Admin Ignacio. Thank you very much, Chair. Maraming salamat po, Honorable Gerbil Ilustro, sa iyong pag-recognize sa akin at sa aking kadalasang pagbisita sa inyo. Napakaganda ng ilugar nyo at napakaganda ng relasyon ko dyan sa Mabini. Okay, with regards to the OWA membership, kadalasan lamang po kasi nagkakaroon ng hindi pagkakaunuan, pero ang katangi-tanging nire-require ng OWA for you to renew your membership ay any proof of work. So, maaari po itong inyong payslip, yung contract, kung wala pa hong contract, pwede naman yung kanyang yung kanyang insurance. O basta kahit na ano pong bagay na makakapagsabi, makakapagpatunay na siya po ay nagtatrabaho ron. Kahit yung work permit. So hindi kasi ho ang nagkaroon ng misconception that we are asking for all these. No, we're just asking for one. Any proof of work will work. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much. Congressman Luis. Yakang yakan ni Arnel Ignacio, no? Chicken feed ang mga pagsagot ni Arnel. Just want to express my support to DMW. Please count me in among the congressmen who will vote in the affirmative for the budget and possibly for its increase. Thank you, Mr. Chair. On another topic naman, Mr. Chair, tungkol sa scholarship program or educational assistance para sa anak ng ating mga OFW. Di ba ito yung ano, yung nakasalamin na yan? Ayan yung isa sa mga kontrabida. No? Ilaging ano yan eh, alam ko yan yung laging bumabatikos. Correct me if I'm wrong, mga katunay ah. Pero natatandaan ko hilat siya ng mukha niya. na naapektuhan ng pandemya. I'd like to inquire kung nitong mga nakaraang taon ay magkano yung budget na na-allot or nagastos para dun sa educational assistance. Mr. Chair, kay Admin Arnel po yung tugon. Maraming salamat po sa inyong question, Honorable Raul Manuel. Ito po ang ating mga iba't ibang uri ng mga scholarships, yung pong EDSP. Ito po para sa mga OFW over children.
ODSP, ito naman po yung para sa mga OFWs earning $600 and below. ELAP, ito naman para doon sa ating mga OFWs na sumakabilang buhay at sinusuportahan naman natin ang pag-aaral ng kanilang mga anak. And yung EASE, para naman sa mga bata na naapektuhan nung pandemya. Ito po ang mga, ang total number of availees po natin, 39,508. Sa ngayon po, ang ating pong nasa proposed budget dyan ay nasa 824 million. 800? Yes, 824 million. 24 million. Okay. Pwede po bang ma-describe nung DNW kung ano yung proseso nung application para maging recipient ng ganung mga forma ng assistance? Thank you, Honorable Manuel. Pagka po sa OWA, unang-una po, napakahalaga na ang kanyang membership ay active. Yung una ko pong binanggit na scholarship, this is the EDSP or the Educational Development Scholarship Program. Ito po para sa mga OFWs na may anak na hihilingin natin na mag-exam sa DOST. Ang kanya pong makukuha rito ay about 60,000 a year hanggang siya po ay makatapos ng kanyang pag-aaral. Yun namang ODSP, katulad po ng aking nabanggit, ito naman ay para sa mga kumikita na $600 and below. Ang kanyang matatanggap naman ay 20,000 a year. Ang mga hinihingi lamang naman dito po ay napaka basic na mga bagay. Natural, ang kanyang pangalan, ang kanyang Form 137, ang makatibayan na siya ay anak ng OFWs. Mga ganito lamang po naman ang mga nire-request natin sa ating mga OFWs. Okay. Para din sa EDSP, nabanggit na kailangan ay mag-take ng exam sa DOST. Tama po ba? Opo. How about po yung mga hindi makakapasa o hindi mag-take ng science course? Since I believe for the DOST scholarship, kailangan mag-take ng kurso na related sa science. Kaya po natin nire-recommenda na ipapasok natin sila sa iba pa natin. Marami pa po tayong mga ibang scholarship na we can relax the requirements para po naman sila ay ating ma-accommodate. Ayun. Yes. We would take the word of DMW for that. Mainam na mahanapan pa ng paraan paano din ma-relax nga yung requirements for the benefit of our young people na nangangailangan din ng ganitong forma ng assistance. So, Mr. Chair, that would be all. And isa din ako dun sa mga miyembro ng Kongreso na nananawagan din na dapat ay mabigyan ng sapat na pondo ang mga departamentong ito, no, at hindi magkasya lamang dun sa limited na fiscal space as mentioned by the DBCC. Dapat mahanapan natin ang paraan ng sama-sama paano magkakaroon ng hike para sa pondo ng DMW. Yun lamang, maraming salamat. Mm-hmm. Admin Arnel, may we know how much is the OWA fund sa ngayon po? Thank you, Mr. Chair. Honorable Marisa Magsino, as of July 31, 2022, we have 18,412,240,919.66. Mr. Chair, magkano naman po ang na-utilize ng 2021, particularly yung implementation po ng Emergency Repatriation Program at ilan po ang beneficiaries natin dito? Pagbigyan niyo po kong hatiin yung aking paliwanag between the OWA fund at saka po dun sa ating GAA. Noong 2021, ang OWA budget po ay nagala tayo ng 450,729,832. Out of this total budget, na-utilize po natin ay 311,788,010.71. Ito po ay inallocate sa Emergency Repatriation Program para sa financial assistance para sa COVID-19 infected OFWs on site, at nagbigay rin po tayo ng one-time 10,000 educational assistance sa mga tertiary level to qualified beneficiaries of COVID-19 infected OFWs. And mayroon po tayong mga binigay sa mga next of kin in the shipment of human remains po of OFWs. Ito po naman yung mga active OWA members na sumakabilang buhay from COVID in countries of origin. Hinatid po natin to sa kanilang tahanan sa Pilipinas. 69% po ang utilization natin dito. Now, dumako naman tayo doon sa 2021 approved GAA budget natin na 17,367,559,655.88.
out of this budget, ma'am, ang ating pong nagamit ay 17,367,559,406.09. Ang utilization po natin ay 99.99%. Mihingi po kami ng paumanhin dahil nakaiwanan po kami ng 249 pesos and 79 centavos. Ang major expenses po natin ay under sa uwian program, ang OWA project for COVID-19. Oh, ito po yung mga pinagkagastusan natin noon. Sa hotels, hotel accommodation, gumastos po tayo ng 13,549,431,868, which comprise about 78%. Airfare costs, 2,649,305,156, which comprise about 15.26%. At saka po yung ating mga nirentahan na mga bus, vans, na gumasta po tayo ng 665,936,078, 3.87% po niyan. Talagang ano, no? Talagang nakasuma talaga, no? Kasi talaga importante yan eh. Kasi pag hinahanap sa'yo yan, kailangan meron ka ilalabas. Gaya niyan, tinatanong si Sir Arnel, di ba? Talagang dire-diretso ang sagot niya, no? Alam na alam talaga kung saan nagamit lahat ng mga pondo. Dan po na pagsilbihan natin, noong 2021 was about 538,883 para po sa 2021. Yan po ang ating mga nabinipisyuhan. Para po kung i-average po natin yan, gumastos po tayo ng mga 32,000 para sa bawat isang OFW. As of now, mga 703,421 OFWs na po ang ating napagsilbihan. Mr. Chair, can we not set up a general fund for emergency repatriation purposes to augment support the OWA fund for the particular item? And since by law, the OWA fund is private in nature and cannot be joined with any government money, hence no subsidy can be appropriated to augment it. Base po sa OWA Act, nasa Section 38, the law provides that yung OWA fund po can only be used for purposes for which it was created. That is to exclusively serve the welfare of member of OFWs and their families. Katulad po ng aking nabanggit kanina, ito lamang po ay tatatlo. Ito po yung ating programs and services, welfare, and membership promotion. So, for other items outside of this program funds, under po sa Section 53, Chapter 13, sa appropriation from the national government of the OWA Act, ang Congress po shall annually appropriate the necessary amount to meet the funding requirements for our personnel services, our maintenance and other operating expenses. And wala naman pong narito sa act na ito na piniprevent ang national government from allocating funds for the operation or implementation of any of the programs or services stated, including po yung aming pong capital outlay. Maraming salamat po. Ayon, at ating natunghayan ang balitang hatid sa atin ng Balitang Masa. Ayan, salamat sa mainit-init na balitang ito. Talagang itong si Sir Arnel talaga, no? Nakita natin kung paano siya sumagot. Lahat naman ng tanong kay Sir Arnel ay tuwiran niyang sinagot. At talagang detalyado lahat. Yun ang importante doon. At ipinakita ni Sir Arnel na kayang-kaya niyang makipagsabayan sa lahat. Di ba? Kaya nga. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!